Ayan, bago tayo mag-umpisa, yan, shoutout muna sa mga pogi kong kasama. So, yan po, yan. Mga single yan. Yan. May team na lang. So, yan, huwag natin patagalin pa. Let's do this. So, ayan, umpisa na natin yung ating buns recipe. So, ayan, at ang una ko pong nilagay is flour, yan. At ang brand po nito is Republican, first class flour. Yan, at asukal, margarine, and lard. So, yan po ang ating full ingredients. Then, ang una, yung tubig. Yan, lagay natin yung ating tubig. Then, sunod natin yung ating asin and yeast. So, yan. Halo lang natin. Yan, napaka-basic lang. At kung magtatanong kayo kung pwede ito sa mano-manot, yan ang karamihan sa nagtatanong sa akin kung pwede siya sa mano-mano. Pwede po ito, kaso nga lang po ang kinaibahan sa mano-mano is hindi siya makinis at napakabusisi. So yan, at kung wala kayong at kung hindi nyo gusto gumamit ng lard, pwede butter lahat, margarine or butter. Bali, ano po ito lahat, 500 grams, 400 grams na lard and 100 grams na margarine. At kung gusto nyong margarine lahat, pwede po yun. 500 grams lahat. So, yun lang po ang paliwanag ko at sana naintindihan nyo. Yan, mix. Tunawin lang muna natin yung ating asukal at asin. Yan, mix muna natin. Manuman, manual lang po yung pagmamasa natin kasi wala po tayong mixer. Yan. Tunawin lang natin yung ating mga ricados. Yan. So, okay na yan kasi iodized salt ang ginamit ko. Mabilis siyang matunaw. At ang ginamit ko ay white sugar. Pero pwede po kayong gumamit ng brown sugar. Yan. Yan, napakalino po ng paliwanag ko. Malino pa sa mata nyo. So, yan. Mix lang natin ng i-mix. So, yan. Okay na yan. Kakamayin na natin. So, yan. Malinis naman po yung kamay ko. Nagpunas naman po kahapon. Ay, naghugas. So, yan. Mix na natin. Yan, ganyan lang po pag mimix. So, ayan, ganyan po ang pagmamasa ng manual. So, ayan. Pag manual po kasi, hindi po allowed yung gloves. Kasi baka sasama yung gloves nyo dyan. Ayan. Ang, dapat ang ginagamit yung gloves sa ano na finished product. So, ayan, sana po naintindihan natin. So, ganyan lang po ang pagmamasa. So, ayan, matapos natin siyang masahin. So, tara, dadaan muna natin sa ating makina. Ayan, ganyan lang po pagmamakina. Yan. So, bandarin muna natin. So, yan, namandar na yung ating makina. So, yan, dapat palagi po tayo mag-iingat sa pagmamakina. Napaka-delikado po na ito. So, yan. Ganyan lang po ang pagmamakina. Yan. So, ayan, antay lang natin kuminis. Yan. Hindi po biro yung pagmamakinap. Yan, mga ka-idol. Hindi po yun biro. Pag tinitingnan mo, napaka-basic lang. Pag nag-practice ka nito, siguro na sa mga isang buwan, pinakamabilis kang matuto. Hindi po ito nakukuha sa isang linggo. Yan. So yan, malapit na siyang magbino. So yan, makinis na po kung napapansin nyo. Yan. Napakaganda po kasi ng ating dough pagka makinis. Pag naluto po yan, is makinis din po siya. Yan. Yan, malapit na po yan. Yan po, tumatakla-takla na siya. So, yan. Hamuin na natin. Yun. So, yan. Matapos natin siya makinahin. So, yan. Cut na natin. Yan. Pause. So, ayan. Cut lang natin. At yan po yung, kung napansin nyo kung ano yun. Pandesal po yan. So, yan. Ganito lang po kalaki. 50 grams. Yan. Ganyan lang po pagka-cut.
pang mabilisan po kasi ito kasi bakery. So, at kung gusto nyo kunti lang titimplahin nyo, limbawa 3 kilos, i-minus nyo lang po yung 6 kilos na recipe. Yan. At kung gusto nyo namang pang maramihan, pwede nyo i-plus yung recipe natin. So, ayan, matapos natin siyang kinat, yan, bibilugin lang natin. So, ayan, ganyan lang po pagbibilog. Yan po. Dindiin lang natin siya ng konti. Yan. Yan. Bilugin lang. Then, kung matapos natin siyang bilugin, lagay natin sa ating plancha. Then, yan. Isalansa na natin. Yan po. Ganyan lang po siya kalapit. So yan, matapos natin siyang sinalansan, lagyan lang natin ng butas ng tinidor kasi minsan po pag nasobrahan ng yeast yung ating masa, may posibilidad po na magpo-portion siya ng hangin. Yan. Pagka hiniwa niyo po siya, may kuweba po siya sa loob. So yun po ang purpose ng aking paglagay ng butas. Pwede rin naman hindi na, pero naninigurado lang po ako. So, yan. So, tara, pigurahin muna natin lahat. So, ayan, matapos ko siyang pinigura yan, i-rest muna natin siya ng isa't kalahating oras bago natin banyahan din paalsahin natin ulit. So, ayan, antay lang muna tayo ng isa't kalahating oras bago natin siya banyahan. So, ayan, kailangan po naka-close yung... dapat hindi po napapasukan ng hangin yung ating patubuan. Yan kasi wala po siyang cover. Yan, wala po yung hangin. Yan, nakikita nyo. Nakakulong po. Medyo kaya mainit po ang bakery. So, ayan. Yan. So, yan. Antay lang tayo ng isa't kalahating oras bago natin siya banyahan. So, ayan. After 1.5 hours, yan. Babanyahan na natin. So, yan po. Yan, umalis na po siya sa isa't kalahating oras. So, tara, banyahan muna natin. So, ayan, babanyahan natin. Yan yung ating ano. Yan, basagin lang natin yung itlog ni George. At ito yung ating sesame seeds. Yan. At ito yung ating milk. Yan, evaporated. Ah, evaporada pala. Sorry. Ang tigas ng itlog ni George. Yan. Yan din. Lagyan niyo yung ating milk. Yan po. Yan. Then, mix all together. Yan. Then, pahit-pahit lang ng mahinahon. Mahina lang po. Huwag po nating kalakasan. Medyo babasain lang natin para didikit lang yung sesame seeds. Ganyan lang po paglalagay. Yan. Then, lagyan po natin siya ng sesame seeds. Yan. Kunti-kunti lang. Yan po. Yan. So, tara, lagyan muna natin lahat. So, ayan, matapos natin siya binanyahan. Ayan. I-rest muna natin siya ng another 1 hour bago natin siya isalang sa oven. So, ayan, antay lang tayo ng isang oras bago natin siya isalang. So, ayan, makalipas ang isang oras. Ayan. Salang na po natin yung ating buns. Ayan po. Ayan, so tara, salang na natin. So, ayan po, nakasalang na po yung ating buns. Yan. At, so, ayan po, nakasalang na po yung ating buns din. Yan. Ang pagluluto po nito is 13 minutes. Yan din, ang lakas po ng apoy. Yan po. 250 Fahrenheit. So, yan. 8 minutes po sa baba din pagpupula. Ilipat natin sa taas din. Antay tayo sa taas ng 5 minutes bago natin hanguin. Bale, 13 minutes po yung ating pagluluto. So, yan. Antay muna tayo ng 8 minutes. So, yan. After 8 minutes, check na natin. So, ayan. Pumula na po siya. Yan. Itataas na po natin.
ayan po, tinaas ko na po siya. Yan, dinilagyan ko na din po siya sa baba. Yan. So, yan po. Yan, antay pa tayo ng 5 minutes bago natin siya hanguin. So, yan. So, yan. Antay lang tayo ng 5 minutes bago natin hanguin. So, yan. After 5 minutes, check na natin. So, ayan. Okay na siya. So, yan po. Oh. So, tara. Hanguin muna natin. So, ayan. Tapos ko nang hinango yung ating unang salang. So, yan. Antayin pa natin yan ng 8 minutes. Yan po yung hinango ko. Yan. Yan po yung ating buns. Yan po. Yan. Yan o, diba? Ang ganda ng ating buns. Yan. So, yan. Lutuin muna natin lahat. So, yan po. So, antayin muna natin maluto lahat. So, ayan, luto na po lahat yung ating buns. Yan, at sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana natutunan nyo at marami pa kayong aabangan ng mga videos. Yan, ng mga recipe. So, yan po. Bali 32 na balot po yung ating buns sa 6 kilos. Yan. So, at kung magtatanong ko, kung magkano yung bintahan ko nito, is 20 pesos lang po bawat balot, bali 6 pieces. Yan. Yan po yung ating buns. So, yun lang at mega love shout out nga pala sa mga viewers natin diyang taga ibang bansa. Yan, maraming nanonood po na mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So, yan, mega love shout out po sa inyong lahat at stay safe and good health always. So, yun lang po. God bless. Yan. Thank you for watching. So, ayan na po yung finished product ng ating burger buns. So, yan. Yan.